Unang-una, ma'am, ay sinusuportahan po natin yung naging desisyon po ng ating Pangulo na i-veto po yung PNP reform bill at that is within the presidential prerogative naman ng ating Pangulo. At this is not the first time na ang Pangulo natin ay nagvi-veto, especially kung doon kung may mga provisions na sa tingin natin na kailangan pong i-improve. At ito naman po ay tinatanggap po ng PNP, particularly doon sa mga provisions na diniscuss nga po doon sa decision. At meron naman po tayo na PNP Legenda Oversight Committee at ang PNP po ay muling uupo kasama po yung ating mga mambabatas, particularly yung Congress at Senate po, para pag-usapan po, para i-harmonize po yung mga contentious sa provisions po. Ma'am, para may nabanggit din ng Pangulo na sinasabi na illegal daw po yung pagtaka tatag yung mga APC at yung IMEC daw po ay parang repetition na o dobling trabaho na po ng isang unit ng PNP. Ano po ang magiging aksyon ng PNP? This is part of the mandate naman po ng ating PNP na mag-create po ng mga positions that we think na makakatulong po. But just the same, katulad nga po ng sinabi po natin na ang PNP po ay muling uupo at makukonsulta doon po sa ating mga mambabatas para talakayin nga po itong mga issues, including nga po nitong mga newly created positions and designations and offices po, including po yung area police commands po. At tama naman po yung ating Pangulo at kailangan po nating pag-aralan yung provision in terms of right sizing and streamlining. So kung may mga redundant positions po talaga, yun po yung pag-aaralan ng PNP para mag-harmonize po tayo at hindi naman po tayo precluded na mag-submit ng panibago pong version po ng PNP reform bill po. Ma'am, anong magiging anong gagawin ng PNP? Magiging mag-usap ba sila sa palasyo tungkol dito sa ABC? Kasi paano po pag ipinag-utos ng Pangulo na i-dissolve yung ABC? Well, kailangan nga po nating umupo. Hindi tayo didiretso kaagad po sa office po ng ating presidente kasi kailangan po nating dumaan po doon sa ating mga mambabatas dahil yung mambabatas po ang muling mag-aaral at mag-evaluate po kung ano yung mga contentious issues po doon dahil sila po yung nagsumite po ng PNP reform bill. Ang PNP po ay just submitted po yung mga inputs and recommendation po natin on how to improve yung performance po ng PNP. Since there are some contentious issues, yun po yung uupuan ngayon po ng PNP. Meron naman po tayong concerned directorates po dyan tsaka mga committee that would study and re-evaluate po ito pong mga issues as discussed po doon sa na-veto po ng mga provisions po. Ma'am, ibang topic naman po. Dapat po ba talaga sa palit ng mga security sa law enforcer panig ng law enforcer, dapat po ba sa isang mga nagpagpupulong na nandun ng mga matataas na opisyal ng gobyerno, dapat ba talaga na mag-designate ng isang designated survivor? Well, I understand, ma'am, kailangan po natin ng isang batas for that, yung particularly yung sinasabi niyo po na designated survivor. Kasi kung titignan niyo po sa ating konstitusyon, ay wala naman pong mention about designated survivor. However, very clear po kasi sa konstitusyon po natin yung succession in terms of death, resignation, disability, and expressly provided po sa ating konstitusyon. But sabi nga natin, ibigay po natin yung poder po na yan sa ating mga mambabatas. Ma'am, anong reaction ma'am ng PNP dun sa sinabi ni VP Sara na parang may threat? I will not attend yung SONA, I am appointing myself as designated survivor. Well, unang-una po ay with respect po sa ating SONA, as we speak po ay wala naman po tayong namomonitor na anumang seryosong banta to disrupt po itong ating SONA. With respect po doon sa statement po ng ating pangalawang Pangulo, we rather not comment po doon sa kanyang statements po at hayaan po natin na siya mismo ang magpaliwanag po siguro, ma'am. Tanungin natin kung ano po ba yung konteksto ng kanyang sinabi. But on the part of the PNP, pagdating po sa preparation po ng SONA, handang-handa po ang inyong pangbansang pulisya, kasama po ang Armed Forces of the Philippines and Philippine Coast Guard at sama-sama po nating bantayan at siguraduhin po na maidaraos po ng ligtas at payapa at maayos po yung darating na SONA ng ating Pangulo po. Kumusta ma'am ang preparation for this? Tuloy-tuloy po yung ating preparation. In fact, bukas ma'am magkakaroon po ng interagency meeting para po ipakita po at ipresenta po ng inyong pambansang pulisya, katuwang po yung AFP and
Philippine Coast Guards kung ano na po ba yung stages ng ating preparation. But as we speak, we're almost at the final stage po ng ating preparation. Kung meron man pong adjustment, minor adjustment with respect sa ating paglatag po ng securities, ito na lang po siguro yung sa mga darating na araw kung sakasakali po na may maaprubahan pong mga permits to rallies, doon po magkakaroon po ng minor adjustment. But in anticipation po nitong mga rallies po na ito, normally naman po yearly kahit may mga hindi naaprubahan po na rally, ay talaga namang may mga nagpipilit na magmarcha dyan sa kahabaan ng Commonwealth, although sabi nga natin no rally zone itong Commonwealth, but this is part of the contingency planning po ng PNP. At kanina nga po during the command conference ay sinabi po ng ating chief PNP, gusto po talaga niya na maging maganda yung paglatag po ng security deployment dyan po sa kahabaan ng Commonwealth, particularly yung pagmamanage po ng traffic. Ayaw po niyang masyadong magkaroon po ng disruption sa flow of traffic, kaya yan po siguro yung sa mga minor adjustments na gagawin po ng inyong pambansang polisya po. Ma'am, how to na tinanggalan daw po ng passport o security aid si dating Pangulong Duterte at yung mga anak mo, si Pulong at saka si Mayor Masin? As stated before, pagdating sa mga dating pangulo po, ang nagpo-provide po talaga ng security po dyan ay yung Presidential Security Command. So we have to really check po sa PSC po kung may na-pull out po o wala. But on the part of the PNP po, kung ikaw po ay local chief executives, particularly po ikaw ay mayor at governor, ay entitled naman po kayo sa maximum na police protection na personnel po, but provided kailangan pong dumaan po sa proseso. At lahat naman po yan, ma'am, kapag may threat, ang sabi nga ng ating GPNP ay we treat every threats ng ating mga local officials, yung ating mga mambabatas na serious po ito, at magpo-provide po tayo ng kaukulang personnel, maximum po yan ng 2 personnel po. Pero sa inyo kaalaman, ma'am, na tanggalan niyo? May mga na-assign po kasi dati sa Presidential Security Command before na mga miyembro po ng PNP na na-absorb na po ng Presidential Security Command, but we have to check po kung meron pong na-detail po na dating police o active na police po sa PSC na nag-re-render po ng security po. We have to check po muna po. Pero kay Mayor Baste, yung kay Presidente kasi dahil former President siya, entitled siya magkaroon ng security protection sa PSC. Pero yung kay Mayor Baste po ba, directly from the PNP po ba nag-provide? Like I said, sir, kapag ikaw po ay local chief executive, particularly if you are a mayor or governor, entitled naman po yan, nasa batas naman po yan na entitled sila po to for a provision po ng at least maximum of 2 personnel po. At yan naman po ay dumadaan po sa PSPG. Ang PSPG po ang nagpo-provide po ng security po. We'll check po. As of kanina po, naka-attend po kami ng conference, there was no mention about that issue po. But just for the record po, tanungin ko po yung director po ng PSPG po. Balikan ko po kayo in 5 minutes probably. Ano ba mga reason bakit pwedeng tanggalan kung meron na mga existing naka-detail sa kanya? Well, for one, meron po tayong mga grounds po tayo para matanggalan po ng PSP. Unang-una nga po dyan ay yung sinasabi nga ng ating chief PNP na yung mga pulis natin dapat dedicated talaga yan sa pag-provide ng security. Hindi yan ginagamit as driver, hindi yan ginagamit as personal assistant, hindi yan ginagamit ng tagaluto, tagabantay ng gate. Ang specific function po ng PSP is to provide security. So pag ito pong mga grounds po na ito ginagamit sa pang-aabuso, definitely na ginagawang private army, though these are some of the grounds that can be used to cancel po yung kanilang privilege. Remember, this is just a privilege na anytime na may nakikita po tayong violation po, ay po pwede naman po itong i-pull out po. Okay. Ma'am, may update sa pag-ano? Kay Ibuloy? Tuloy-tuloy po ito, sir, yung ating paghahanap po doon pa sa natitira pong mga wanted person with respect po doon sa kaso po ni Pastor Kibuloy at apat pa. At sabi ko nga, yung nangyari yung pagkaka-aresto po kaya Pauline Canada is a good indication na marami po tayong nare-receive ngayon na information. In fact, yung ating hotline ay talagang mainit. Marami po tayong nakukuha po na information, but we have to vet muna yung ating mga nakukuhang information. Some of them might be true,
But we also have to consider na some of them is intended para guluhin or iligaw po tayo doon sa ating direksyon ng paghahanap. So I will also take this opportunity na muling manawagan po doon sa mga kababayan po natin na meron pong information sa posibleng kinakokoonan po nitong mga nasabi pong mga wanted person, at maging po doon sa iba pang mga wanted persons na patuloy po nating hinahanap, ay makipag-ugnayan po kayo sa inyong PNP at asahan niyo po na inyo pong identity and security ay poproteksyonan po natin po kayo own peace of mind po. Si Pauline na aresto sa bahay niya, na-check na rin ba yung address ng iba pang wanted? Baka nandun din sa mga bahay. Kasama po yun, sir, sa efforts po. And sabi ko nga po, hindi na lang po tayo limited doon sa kanilang mga addresses, maging doon sa mga ibang mga areas na posibleng kanilang tinutuluyan o pinupuntahan po. Ma'am, any update doon sa investigasyon kay doon sa kaso ni Jenny Valapes at yung ipa-file na ba yung kaso versus the suspect? Kanina po, ma'am, ikausap po natin yung SITG. They're still in the process of completing yung mga documentation para po masuportahan po yung kasong isasampa po natin laban po dito sa mga POIs po natin. Hopefully, kung makumpleto po nila within the week po, ay we will provide you updates kung magsasampa na po sila ng kaso po. Colonel, any update po sa arrest warrant kay Alex Go? Well, with respect po doon sa arrest warrants po na inisyo laban po kay Mayor Alice Go at iba pa po niyang associated po sa kanya, nung nakakaang weekend nga po ay nag-provide nga po ng assistance sa PNP para mag-provide po para bigyan po ng security yung mga personnel po ng Senate Sergeant at Arms. At sa ngayon po ay yun pa rin po yung ating arrangement po sa kanila, yung ating mga respective regional directors, mga chief of police, kung saan po nandoon yung mga areas na naka-address po yung mga subject po ng warrant of arrest. So nagpo-provide po yung PNP. But as we speak po, I don't have any information whether nagkaroon po uli ng attempt na iserve po itong mga warrant of arrest po na ito. Ma'am, tinitake pa kapo na lang po. Tinitake po ba si Pusti ng PNP yung pagkakasabi ni VP Sara na itatalaga niya sa sarili niya bilang designated survivor? Baka meron siyang alam na threat na hindi po nakuha ng PNP? Like I said, ma'am, we don't want to comment on the statement of our Vice President, but on the part of the PNP, lahat po ng mga information na nare-receive natin in terms of security and safety para po sa nalalapit po na zona ay lahat po yan ay sinuseryoso po ng PNP. Kaya nga po lagi po tayong may close coordination sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at iba pa pong law enforcement agencies para i-check po at i-monitor kung may mga nare-receive po tayong information para hindi po tayo malusutan ng anumang banta sa seguridad po natin. Si Pauline pala, saan na commit? Iniintay po natin, sir, kung saan po siya ikukumit po ng korte na i-return na po yung warrant of arrest sa Pasig RTC. Iniintay na lang po natin yung order na ilalabas po ng korte kung saan po siya ikukumit, whether dito po sa Maynila po. Remember, meron pa rin pong isang kaso doon po sa Davao na nag-issue din. So, on the part of the Pasig, sir, iniintay po natin. Nandun pa rin po siya sa PNP CADG po, ang kustodiya po. Yes po, ma'am. Sila rin po kasi, ma'am, ang nag-return po ng warrant nung last week po sa Pasig RTC po. Pero wala bang request, ma'am, on the part of the PNP na dito siya sa custodial facility dahil high profile? No request that I know of na nag-request po ang PNP, particularly si ADG, na dito po ma-retain yung kanyang custody. Binibigyan po natin ng poder ang korte po ang mag-desisyon po kung saan po siya i-commit po. Last week you mentioned there were indications that passport is still in the country. Could you name a few ng mga indications na nakikita mo? I might be revealing too much kapag sabihin ko po, sir, yung mga possible location po ng ating mga wanted person. But what I can assure you, sir, yung ating yung mga naghahanap po, yung ating tracker teams are making sure na yung mga efforts po nila ay talagang naka-align po sa isa't isa. Hindi lang po yung Police Regional Office 11 yung talagang dedicated maghanap. Even yung CIDG po natin, iba po pong mga ehensya ay nagtutulong-tulong po para mahanap nga po natin itong mga pinaghahanap po ng batas. May mga supporters siya na fiercely loyal. Paano nyo binabalance ito? Kasi might end up, alam mo, hindi natin alam yung pwede mag-situation kayo.
This is the primary reason, sir, kung bakit nung nakakaan nating attempt to serve po yung warrants of arrest ay nag-deploy po tayo ng appropriate number of personnel, because anticipated po natin na may mga supporters po sila na maaaring hadlangan po yung pagsaserve po natin ng warrant. And the same pa rin po yung anticipation po natin kung magkakaroon man po ng susunod po ng mga hakbang ang PNP. This will still part of the consideration on how we intend to serve po yung warrants of arrest po. At sa mga supporters po ni Pastor Kibuloy ay gusto nating ipaliwanag sa kanila na ito pong ginagawa ng PNP ay naaayon sa batas. Sinusunod lamang po natin ang utos ng korte. Ang korte po ang nag-utos na arestuhin po sila, hindi po ang PNP. In fact, ang NBI po ang nag-file po ng kaso, kung matatandaan po ninyo. Sabi ko nga, tingnan natin parehong panig, bagamat sinasabi po ni Pastor Kibuloy at mga ibang akusado at yung kanya mga supporters na they are being publicly charged na kaya nga parang guilty by ano na sila by publicity na po sila. At wala pong planong ganun ang PNP. Tignan din po natin yung side, may sumisigaw din po ng hustisya. May mga batang biktima, may mga magulang na sumisigaw ng katarungan para sa kanilang anak. Ang pinaka proper forum for all of this po ay yung korte natin. Kasi sinasabi nga natin na gumagana yung mga korte ng Pilipinas. May mga pronouncement before na hindi kami haharap sa Senado dahil hindi kami naniniwala sa Senado. Pagka na-file na yung kaso, doon kami haharap. Ito na po yung pagkakataon nila na humarap sa korte. Alam natin ang korte. Bigyan natin ng tiwala yung korte natin na didinggin lahat ng ebidensya, pabor o laban sa pagkabilang panig. At ang PNP, at yun lang po ang gagawin ng PNP. Dalhin po sila sa korte ng nag-issue po ng warrant at doon po nila sagutin yung mga reklamong isinampa po sa kanila.